technician sa refrigeration. Itong video to na inyong mapapanood, huwag po kayong babase sa YouTube na to. Kung gusto nyong matuto, mag-aral po kayo sa mga training center na kung saan po ako nagtuturo din. Marami naman po mga training center dyan sa inyong mga lugar. So, pwede po kayong mag-enroll. So, babala lang po sa mga nanonood uli na ang warning ko lang po, huwag lang po kayong matututo sa video to. Kung maaari, mag-aral. At isa pa po, lagi po tayong mag-iingat sa bawat trabaho natin sa refrigeration dahil ang trabaho po natin ay masyadong delikado. So, hindi lang po yan electrical o plumbing na para sa mga tubing. Hinahandle po natin is chemical. Andyan po ang mga flammable na prionat, pumapasok na. So, ingat-ingat po at enjoy po kayo sa kapapanood. At kung may comment lang po, sa baba lang po maglagay. At kung meron po kayong bad comment, okay lang, maglagay kayo. Pero siguraduhin lang po ninyo na may yung mga kabasa po niyan, matututo rin. Okay ho ba? So, panoorin natin to. Kumusta ulit, mga ka-Freon? So, ito, meron tayong gagawin ngayon. Bagong subject. So, ito, ang reklamo. Pinagawa ito sa iba. So, ni-repair. Unang repair, nilagyan ng access valve. Tapos yung pinaklining. Ako ulit ito, yung unang cleaning ko nito, maayos pa yung aircon. Kasi sabi ng unang pagaling to. So, ngayon, dinala rito sa area ko, sa kung asan ako, sa Mandaluyong. So, ito na yung na yun nangyari. So, meron akong konting lecture sa inyo rito tungkol sa pag-cleaning. At siyang papakita ko rin sa inyo kung ano yung ginawa ng technician. Kayo na lang po mag-comment kung ano yung kung tama ba yung pagkakahinang o ano. So, tingnan na lang po natin. Ngayon, ito po yung aircon. Ito po yung aircon. So, makikita nyo yung evaporator. So, ayan, sira sa cleaning. So, pagka maglilinis ng aircon o evaporator, saan ang condenser, yung spray gun, huwag nyo masyadong ilalapit. Kung ito yung dulo, huwag nyo masyadong ilalapit kasi pagka nagkamali kayo ng ano dyan, kapag ano nyo ng konti, yan ang mangyayari. So, sa spray gun, sa mga baguhan na gusto maglinis ng aircon, medyo layo lang ng konti, tapos yun up and down. Up and down. Hindi po yun kaliwat kanan. Up and down. Ayan, tulad yan, ayan, nagkaroon na ng ano. So, maaari ang leak na neto, maaari nandito na sa harap. So, hanapin natin mamaya yung leak nyan. So, yun na nangyari kasi, nagyayelo na siya. Ang diferensya, nagyayelo na. Hindi na masyado lumamig. So, ayan. Po. So, ito naman po yun. Condenser. Ganun din. At mga tama na rin. Ayan. Basta pagka maglilinis, up and down lang. Medyo malayo ng konti. Kung ito yung dulo, ayan. Layo lang ng konti. Paka-spray naman yun eh. Pabuga naman eh. So, up and down lang. Huwag nyo masyadong ilalapit. Pag nilapit nyo yan, yung pinakadulo ng spray, na pinakamaliit, pagka ano yun, talagang wala. Ganyan ang mangyayari. Ganyan si Babaw. So, ito naman ang issue. Noon nirefer naman to, dahil may leak daw. So, first time na nirefer na isang technician, siguro medyo baguhan. So, kung inyo makikita, kayo na po ang magsabi kung anong hinang yun nangyari. So, yan po, ang palayang gubat. Hanggang ilalim yan. Bukol, may mga bukol. Yan, ang palayang gubat. So, na-check naman to. Okay naman yun yung compressor saka yung fan. So, maganda pa yung compressor. Quiet pa nga eh. So, ito lang ang mali. So, dahil may leak, maaari ang leak na ito, maaari andito na sa condenser. Kadalasan naman yan, condenser ang nagkukuroon ng leak. Dito yan, sa gilid. Kung di man sa gilid, ito na. Dito yan. Ito ang maaari natin, ito ang salarin. Maaaring dito yan, sa harap. So, para malaman yan, dalawa lang maaari natin gawin. Maaari natin ibabad sa tubig o kaya tatapunan ng spray gun na may sabon at tubig. So, ganun mangyari.
So ito, susubukan natin itong ma-repair. Ibahin lang natin yung position nito kung pwede pa. Kung hindi, papalitan natin ng tubing to. So umpisa na natin. So para makita natin butas, tatanggalin natin yung evaporator. Ito. So inaangin natin to. Kung saan natin pwedeng tanggalin. Kita nyo naman na tinatanggal ko. So, tanggal na sa pinagkakalagyan niya. So, medyo ito, yung baba, medyo pinalawang yung tornilyo. So, wala lang tayong ilaw para makita nyo eh. Kalawang na yung baba eh. So, nganin na lang natin, katanggal siya sa system. So, pag-iisipan natin kung paano tatanggalin, kung kakatindi ito. Kasi ito, ihinangin lang to para matanggal. So, gagawin lang natin, hanap tayo para hindi na ito maputol. So, doon tayo sa kabila. Hanapin natin yun. So, dito tayo tatanggal. Ito. Ito, nakakonekta lang to, hininang lang. So, tatanggalin natin ng buo. So, ano yung gagamitin natin para matanggal sa... para matanggal yung evaporator sa system? So, gagamit tayo ng map gas. So ito, map gas. Gagamit tayo ng map gas. Sa pag-inang, gagamit tayo ng ito, si copper rod. Map gas ang gagamitan natin, pero pwede tayong gumamit ng acetylene. Ayun, yung acetylene na yun. So yan yung ginagamit ko sa mga estudyante ko pagka yung baguhan na sila yung nagtitraining. Kasi kaya pinapagamit ko yun, yan, yung acetylene na yan. Kasi minsan yung mga estudyante ko pagka natuto rito tapos siya nakapag OJT sa iba, minsan ang pinapagawa ay yung mga malakihan na. Yung pagka naghihinang acetylene na yung ginagamit. So yun. So tatanggalin na natin yan. Sa pantip, sa paggamit ng map gas, yung dulo, pagka ganyan ang apoy mo, ang nangyayari, ayan, nagbabaga. So pagka yan nagbaga yung dulo niya, madaling maubos yan, mapupudpud yan. So, kailangan lakasan nyo. Alisin nyo yan. Yan. Huwag nang kalakas. So, dapat gabi siya nagbabaga para hindi masira yung pinakadulo ng inyong head map gas. Yung pinakatorts ninyo. So, yan po yung isa pang kalaman na ibinibigay ko sa inyo para sa mga baguhan, ha. Kaya, pag-ingatan ninyo yung torts ninyo, ha. Dahil ang mahal lang to, lalo na to, may igniter, may lighter. So, ayan. So, akala nyo, binubugahan ko yun? Hindi. Oh, layo yan. Camera effects lang yan. Okay, sana natin. Thank you.
So ayan, natanggal na natin ito. Ayan, tanggal na yung isa. Tanggal na rin dun sa kabila. So ano na lang natin to, atake na lang. Ayan, tanggal na. So ayan. So tanggal na siya. So checkin na lang natin kung asan ang leak niyan. So yung kinakalawang doon, kailangan ko lang siya matanggal para siya lang ibababad. So ito yun. Ayan, ang dumi oh. Madumi. Madumi siya, madumi. Ano? Mga ano yan eh, sabon na hindi naalis. Yan. Mga hindi naalis na sabon. Yan. O kaya mga dumi na yan na nahigop ng evaporator. Yan o. Yan, mga dumi. Ayan. So ayan po mga dumi niya. Ayan. Dumi no? Dumi rin no? So ugasan lang natin to para ano. So natanggal na natin yung cover niya sa likod. So ito yung likod. So ayan. So makikita natin, ayan, may tama rin dito. So na yan, oh. Meron dito. Ayan. So sana nandito lang, ano. Ayan, oh. So ayan. Ayan, nandito lang. Ayan, so ito, tatanggalin natin to. Papalitan natin to. Tingnan natin kung gaano kalaki yung butas na ito. Pagka masyado na malaki, palitan na lang natin. So gagawa natin ng paraan to para magamit tayo ito. Ito, natanggal na. Ito ang problema. So dahil nakalihis siya, palihis siya. Ngayon yung tingga, humarang na rin sa loob. Papunta rito. Humarang na dyan. So papalitan na natin to ng copper. Copper tubing. So yun lang. Ay nako, mahirap kasi pagkapalihis ang ano ang banat ng tubing kasi nang haba pa 'yo. Eh, haba eh, yung binunot ko eh. So dapat nakatayo siya eh. So 'yun ang ano, mahirap. So pala na palit na 'to. Ito gamit ko copper tube, yung maliit. So ikot lang 'yan. So 'yun iba minsan nakikita ko, yung mga baguhan ginagamit lagarin bakal. Nilalagari. Siguro sa jam shop lang yon. So ito, copper tube lang naman ang gagamitin. So papalitan na natin to. May papalitan tayo dyan. So ayan, mula sa mga ibang natanggalan na natin. So ayan po. Next, ang gagawin naman natin para maibabad natin sa tubig, makita natin yung leak. So dito tinakpan ko muna siya. So ito na yung bagong ano ngayon. Ano niya? Tubing niya. So maayos na yung access valve, hindi tulad nung isa kanina ito. Yan yung inalis natin kanina. Yan. May bara na siya ron sa loob. Kaya siguro nag-iiro na rin. Delambarado. So maaaring may butas pa rin. So nilagyan natin sa dulo na tatakpan, tapos nito tatakpan din natin 'to. Pero isiswedging muna natin 'to para pumasok hanggang doon sa dulo para hindi 'to ma-damage yung pinakadulo niya. Okay? So paggamit ng ano? Ng pairing, so kailangan natin ng gamit. So pairing tools, tapos yan, swedging tools, yung nail, ito, nail type. So meron naman isang set. May isang set naman na swedging and pairing tools. So ito, yan.
So, lima naman ito eh. Yung isa kasi nandun. So, ayan. So, umpisa na natin. So, ito. So, bago natin pala umpisahan, so, ayan ako muna sa inyo. Meron kasing mga standard ang swaging tools. Standard. Kung ano yung lalim nito, yan, yung pinakadulo, yan mismo dapat susundin. Yan dapat pumasok sa pinakaloob ng tubo. So, yun dapat natin ipasok. Yan. Inch lang yan. Yan, o. So, ipapasok natin yan dun. Dapat pasok yan. Lahat. Hindi yung kakapiraso lang hanggang dito. Hanggang dyan. Di mare, dapat hanggang dito. Standard tayo. Okay? Standard tayo dapat. Wag yun, ano. Sa mga baguhan, hanggang dito lang inaano, eh. Binabaon. Kung meron kayong ganito, hanggang dito lang. O minsan, yung automatic, hanggang dito lang. So, pagka itong gamit nyo, standard hanggang dito. Dapat baon yan. Para yung tubo na papasok dyan, eh, pasok talaga. Okay? Parang ano lang yan, eh. Wala na, sige. Pisa na natin. Ito, nagawa ko na. So, yan sinasabi ko. Yan, sagad. Sagad hanggang dun, sa pinakadulo. Yan, o. Sagad. Tulad na nakikita ninyo, yan. Ito. Yan. Yan, sagad hanggang dun sa dulo. Hanggang dito sa pinaka-end. Yan, hanggang dito sa pinaka-end na yan. Dapat sagad siya. Yan mismo, sagad dapat. Para pag pinasok mo siya, dun sa, ano. O. Tapos pinasok mo siya dun sa kabilang dulo naman ng copper tube, eh okay naman siya. Hindi na siya, ano pa. Madali siyang hinangin kasi pasok na pasok siya, eh. Ganun lang ang paggamit nito, itong swaging tools nail na parang pako. Swaging tools set. O yan, parang pako siya. So yan, so ito, handa na. So hinarangan natin yung bawat end nito. So ito naman, talagyan natin to ng post ng gauge. So ito, so magkakarga tayo ng nitro dun sa evaporator na yon. So magkakarga tayo rin, hindi natin pwedeng kargahan yon kung wala tayong gamit na gauge. Ito, gauge. So pag ako gumagamit ng gauge, siyempre bumili na ako ng sarili ko ng gamit para pagka nagload yan dyan o kaya yung freon, meron din akong faucet. Ito, so ito open yan. Open. Ito yung ginagamit ko para hindi masyadong makapagpakawala ng freon. Kasi pagka ano, kato gamit ko, lahat ng freon dito, kasi ito naman pahigop ito, eh. Lahat ng freon dito na natitira rito, pag gamit ko to sa pagkarga ng freon, ito hinihigop na yung kung ano meron dito saka dito sa dalawa. Gamit na ano. Pagka to pinatay ko, dun sa pinakadulo, dito ko yung kinakabit. Ito. Ito yan. Yan. Ito yung kinakabit. So, ito po ang setup ko pagka magkakarga ng nitro. Kasi wala akong gauge for nitro. So, open ito. Kasi open din to. Ang faucet ko. Kasi yan, nakalagay yung hose ng gauge. So, ito, nakabukas. Dito ako nagkakarga sa high side, hindi rito sa low side. Kasi ang low side, yung spring nito ay mahina sa nitro. Baka masira. O kaya, talaga, masisira talaga kasi ilan ng gauge ko ang nasira nito. Ito kasi kadalasang ginagamit ng mga estudyante ko pagka nagna-nitro, itong low side, hindi itong high side. So, ilang beses na akong bumibili na ito, halos lahat ng gauge ko, puro ganito ang sira sa low side. So, pagka magkakarga ka ng nitro na walang gauge, no gauge ng nitro, ito nga gamitin nyo itong high side. Kasi mas matibay ang spring na ito kaysa para dun sa nitro. Kasi high side nga ito, eh. Itong ginagamit sa high side ng unit ng aircon. Kasi mainit man o malakas yung buga kasi ng unit ng aircon dun sa kabila, dun sa condenser o yung high side. So, yan ang ginagamit. So, magkakarga na tayo. So, ito po, may karga na po ng nitro. So, yun. Umabot po ng 400 hanggang 475. So, yan. Mayroon ng load. So, ito wala kasi hindi naman natin ginagamit. So, yan o. Hindi naman kasi natin ginagamit. So,
Ito lang ginamit natin sa may load na yan. Ngayon, gagawin naman natin, ito, isasara na natin to. Sarado na yan. So, pag sinara natin yan, yung hangin dyan, hindi nakakawala. Okay? Hindi nakakawala ang hangin dyan. So, ito, sarado na rin to natin. So, hindi nakakawala ang hangin dyan, kahit buksan ko to. Yan o. So, may naririnig kayo? Yan o. Naririnig kayo, yung naririnig ninyong hangin ay mula rito sa ocean. Papunta yan doon. Ngayon ito, meron laman yan. May laman na yan. Na nitro. Ngayon, ililigtas na natin sa tubig. Yan po, inananap po natin sa tubig na may panggana. Ngayon, may makikita kayong bumubula. Ayan o, lakas o. Butas o. Sa lahat siya meron din doon, no? Bakit marami yata, ah? Hmm? O, siguro, ano lang yun? Uy, meron. So, yun, ito. Yun. So, yun, oh. Isa. So, itong mga bumubula rito, hindi ko alam kung hangin lang yun sa singit-singit o kung ano man. Pero hindi siya tuloy-tuloy ang ano eh. So, makikita pa natin yan, mapapansin natin yan. So, ayan o. May butas. So, ngayon, nakita na natin yung butas. So, ito na nga, papakita ko sa inyo. Kung ano lalabas dun sa loob ng evaporator. So, bago natin hinangin yon, so ilabas muna natin yun, laman na pinasok natin dito na nitro. So, pakinggan nyo ah, kung ano maririnig ninyo. So, ayun, narinig ninyo, laman nun, nitro. So, hindi natin pwedeng hinangin na meron siyang laman sa loob na ibang hangin na nitro. Kasi ba mamaya, habang hinihinang natin yon, lumaki lang lumaki yung butas. So, forbidden yun. Kaya dapat hinangin natin na walang laman na ibang hangin. Yun, dapat natin hinangin itong evaporator. So, wala siya dapat ibang hangin doon. So, nakita na natin yung butas. So, yung butas, ayan, nilihan na natin. Yan. So, hinangin natin ngayon yan. Yung iba, wala naman eh. So, yun lang. So, hinangin na natin yan. So, ayan. Nahinang na natin. So, kakagahan natin ulit ng panibagong nitro. Para makita natin kung may leak pa. Pag wala na, swerte. Pag meron, hinang uli. Sana wala na. So, ayan. Ikalawang babad. Katapos hinangin. So, yun yung pinaginangan. Ayun, oh. Ayun yung pinaginangan. So, wala nang violent reaction o tiny bubbles. Wala nang sumasayaw na tiny bubbles. Wala. So, okay naman. So, wala na. So, wala nang tiny bubbles. So, susunod naman yun, condenser. So, ayan. So, para walang daya, kaparinig ko sa inyo ulit kung meron naman to. Diba? Meron. May laman. May hangin. So, ito na. Yung ginawa natin kanina, ang ginawa natin yung sa evaporator, nilagyan natin ng harang para malagyan natin ng nitro para ma-check natin kung asan yung butas. So ngayon tatanggalin naman natin yung mga harang nun. So ito, tatanggalin na natin to. So nito, nalagyan natin to ng access valve. Ito yung sa high side. O yan. So nito, nalagyan na natin ng access valve. Inayos na natin dati. Nakalagay rito yung nakalihis. Kapag ganun.
nakaganyan, kapasok doon ng todo. Kapasok. Ngayon, ginawa na natin ganito na. So, ayan ang isang access valve niya. Maglalagay tayo ng bago doon din. Ito, nalalagay natin bago. Medyo lumalang yun, ano, yung takip kasi ano natin. So, tatanggalin na natin itong mga to. So, nalalagay tayo ng access valve dito. So, malalaman nyo kung bakit nilagyan ng access valve yan to. Itong high side na yan. Itong lugar na to para sa evaporator. Pero ito papunta itong ano, condenser. Isa na natin. Bago ko natin ipisan, inulit ko, ako lang po mag-isa gumagawa. Kaya medyo cut ng cut ito. So, ayan po, natanggal na. So, medyo mainit lang. Natanggal na po yun. Cover. So, natanggal na. So, next, pwede naman lalagyan natin ng access valve to. So, ito. Ito yung access valve. So, isi-swedging natin to. Gamit yun swedging nail. Tapos yan, itong bearing tools para ilagay natin dun sa dito. Dito sa filter dryer na to na mula rin sa condenser o dun sa high side. Para ma-check natin din yung TSI ng high side. So, yun yung purpose nung kung bakit ako maglalagay ng access valve dyan. Kasi pagka nagkarga kasi ako, hindi ako nagkakarga ng tapong habang umaandar yung compressor, maglalagay ako, tapos yun, ano, lagay, relax, lagay, relax, lagay, relax para makita mo yung PSI na sinasabing 60 to 65. So, meron kasing sinasabi sa, ano, so, meron kasing sinasabi kasi sa rules and regulation ng refrigerant sa pag-loading. So, kailangan nating kunin yung 150 PSI. So, saan makikita yon? So, marami sa inyo ang hindi nakakalam yan. Kung saan nakikita ang 100 PSI pagka non-running ang isang unit. Speed type man yan o window type o kahit sa mga ano, yung mga ceiling cassette yan, yung mga nagtulad nito. Yan. So, marami sa atin na ayaw aminin kung paano nakukuha yun, kung saan nakukuha. Basta kahilig lang sila magtanong hanggang sa malaman nila kung paano. So, okay lang yun. Mas maganda yung nagtatanong kaysa sa hindi. Kasi for safety reason din yun ng ibang tao. So, umpisa na natin to. Yan, ito ang access valve. So, ito yun ano. So, pagka nag-swaging tayo, dapat hanggang dun sa dulo nito, yung pinaka-edge nito. Yan. So, umpisa na natin. So, yun, ito, nagawa na natin yan, no? Kung yun napapansin yan, hanggang dun sa dulo, sa pinaka-edge yan, yun standard na lalim ng swaging. Yan, no? So, sa mga nagtatrabaho, o yung mga baguhan pala, so, ayan ang standard ng swaging. Para pag pinasok yan yung isang copper tube, eh, pasok na pasok siya. Hindi yung kalahati, ha? Kailangan nakaganyan. So, ano yun natin? So, ayan, no? Naka-swaging na siya, naka-pairing pa ng konti. Ayan. Ayan yung access valve. Ayan mismo. Diba? Mas magandang tingnan. Sige, kapit na natin dun. Dun sa ano. So, ayan po. Yan, ilagay na natin. So, yun. Ilagay na. So, yung marka rito ng pagkaipit ng swaging, ng flaring, yung pagkaipit, nilagyan ko na rin siya, hininang ko na rin siya. Panigurado. Kasi may marka siya ng, ng mga ngipin. So, kailangan hinangin din yun. Panigurado para magtatagal siya. So, ito na. So, ito yun, medyo ginawang ano noon, ewan, kung paano paglinis ang ginawa. Ayan mismo. So, ito, binago na natin to. So, ngayon medyo sobra siya. So, puputulan lang natin ng konti para pumasok siya rito. So, ito medyo malaki to ng konti yung butas kesa dito sa isang to. So, babawasan lang natin yan. So, babawasan na natin. So, pinasok ko lang muna, sinukat ko lang muna. So, tatanggalin ko ulit yan para pakat ko yun ng maayos. So,
ayun po yung unit. Tinanggal ko muna yung evaporator. Ayun, evaporator. Tama. Condenser masasabi ko eh. So, ito yung evaporator. So, kakatin natin yun. So, ano gamit pang cut? Tube cutter. Kaya lang nga, BB tube cutter ang gamit ko. Yung maliit lang. So, pwede naman malaki. Pero, mas gusto ko yung maliit ang gamitin kasi para mas madali siyang iikot. So, pag iniikot to, 360, pihit ng konti, 360, pihit ng konti, 360, pihit ng konti. Okay, sa mga baguhan ha, ganun. So, ayan, naputol na natin. Putol na. So, ayan ang, ano, ayan. So, ngayon, babalik na natin to dun para buuin na sa unit na yun. Kakabit na natin ito rito. So, papatayin ko muna. Kakabit ko muna. So, ayan. Nakabit na natin. Mga tornilyo niya. So, ihinangin naman natin ngayon. So, ito. So, pinasok ko na ng konti para pag ininang, ipapasok ko pa siya ng konti ron ng pasok. So, ayan na siya. So, ito. Nilihis ko muna para hindi masunog yun. Plastic cover niya. Ayan o. May plastic siya eh. So, nilihis ko muna siya ng konti. Umpisa na natin paghinang. So, medyo hindi niya makikita yung paghinang kasi hawak ko tong cellphone. So, hindi tayo pwede maghinang. Hindi apat ang ating kamay. So, makikita nyo to, finished product na. So, hintay lang. Habang naghihinang tayo, ibabacuum na natin to. So, pakita ko sa inyo yung setup nito. So, tayo ko muna, magse-setup muna tayo ng vacuum. Habang hinihinang ko kasi ito, kailangan ko na siyang vacuumin kaagad. Para yung hangin na pumapasok diyan na naluluto o yung usok na nandiyan sa loob, ay mailabas na rito kaagad. So, meron tayong aspect ng butas dito. So, tatakpan lang natin 'to muna. Tatakpan natin 'yan. Ngayon ito, nilagyan ko siya ng access valve pero yung access valve niya wala pang pito. So nilagay ko yung hose sa low side muna. Kasya na yan. So ayan, so tinakpan na natin nandun yung butas. So ang gagawin naman natin ngayon sisindihan yung vacuum habang naghihinang. So ganun ang gagawin natin habang naghihinang tayo. So ang problema, hindi nyo makikita kung paano. So, si-setup lang tayo ng ano, ng lugar para makita ninyo kung paano ko ginagawa. Isa natin ah, i-on ko tong vacuum habang naghihinang. Tumatakbo pa rin siya. Ngayon yung naririnig. Ayan. Tumatakbo pa rin. Habang hinihinang ko to. Ayan. So, hinang na siya. Hinang na. So, yun pa rin. Tumatakbo pa rin. So, yung kabila, ito, hinangin din natin to. Ito. So, patanggalin lang natin itong pakit ng access valve. Para hindi masunog yung goma. So, hinangin pa rin natin to. Yung pa din. So, ganun lang. Habang naghihinang ka, tumatakbo pa rin yung vacuum para yung usok na papasok dito sa loob, matanggal na kagad.
Ayun, natanggal na siya kaagad. Hindi na siya yung ano pa. So ayan, ihinangin naman natin yung ulit dito. Ipapasok na natin yan doon. So, sige, hinangin ko na to ah. Kakat ulit, pero finish product nyo na makikita. So, ganun pa din. Tumatakbo pa rin siya, pero nilagay ko naman yung nose ng high side para higupin lahat yung usok na pumapa na naipin sa loob para higupin niya kaagad. So, hindi pa tapos to hinangin. So, lalagyan ko pa siya ng tingga kung so, ipasok na. Ipasok na siya. Ayan. So, titinggaan ko naman siya ngayon. So, habang hinihinang ko siya, gumagana pa rin yung vacuum. Parin usok, dire-diretso ang labas na. So, hindi na maiipon dyan sa loob. So, ngayon nyo makikita, may mga itong condenser, may mga kulay green. So, checkin natin yan kung may butas pagka nilagyan na natin ito ng nitro. So, titingnan natin yan kung may butas yan. Ngayon, hirap lang huminang dahil nagbibilaw na yung dulo. So, palit na tayo ng map gas. Hindi na kaya. So, palit na tayo. Inang na ng maayos ng maganda. So ayan po, habang naghihinang ako, tumatakbo yun vacuum ko. So medyo ano lang, so okay lang na ano yun ano kasi ito lumalamig naman yan habang binabacuum mo siya. So ang mainit lang naman kasi dyan yun usok. So sabihin natin yung init niya nandito yan. So, alam ko magko-comment kayo, edi nasunog 'yun ano niyan. Yung goma ng gauge mo. Oo. Sabi natin maluluto 'yun. Pero madali naman pamalit 'yun eh. Makakabili naman. So, ang dahil lang ko kung bakit ko nilagyan 'to ng high ng access version high side kasi kukunin ko 'yun PSI ng refrigerant na ilulod ko rito na non-running is 150. So, hindi natin makikita yung 150 na PSI dun sa low side. Hindi natin yan dito makikita kasi yung ginagawa kasi natin, tapon lang tayo ng tapon dito. Yung kanis, yung tangke ng freon, tatapon, titiwarek, tapos ano kaya ito, sarabukas, para makuha yung 60 to 65. Pero nakita mo ba yung 150 rito kahit kailan? Dito mo makikita yung 150 ng running. Yun ang dahilan ko kung bakit ako naglalagay ng access valve sa low side. Kasi gusto ko kasi makita ko sila parehas kung ano yun PSI niya sa high side na 150. Kasi pagka dito ka lang nagbase, bukas sara rito sa low side, hindi mo makikita yung PSI dito kung ilan na yun liquid na pumapasok dito sa low side. So dito kasi hangin lang naman kasi yun ano rito, low. Kaya nga low side kasi ito yung pahigop, ito yun discharge. So sa discharge yun yung mataas. So pag tumakbo to hanggang 60, ito dapat nasa 300 o 350. Pamaring ano lang pala, 250, mali ako, 250 to 200 to 60, 260. So dapat dito 60 lang. Kasi pagka nasa 300 na siya, medyo risky na. Pagka umabot ng 350, yun, medyo ano na siya, hindi na maganda, hihinto na yung compressor. So, ang babantayan natin dito is ito, itong high side. Kung ilan ang, kung hanggang saan ang PSI niya. So, dito, combination niya ng 60 to 250. So, pero maglalagay tayo ng freon is 150, hindi dito. Dito tayo titingin kung asan 250. Hindi ako magpapatakbo ng compressor kasi non-running pa naman. So, 150 lang hanapin ko lang muna. So, ngayon nagbabacuum na siya. So, binabacuum na yan. Vacuum muna. So, ipaparehas ko na ang vacuum niya. So, ayan. Vacuuming na yan. So, ang problema, wala pa siyang pito sa loob. So, binabacuum ko pa lang dyan yung mismong loob, yung mga malalaki na pumasok o yung malalaki na usok na pumasok o kung ano man. Tapos na yun.
tapos na yung first vacuum. Ngayon, meron siyang laman. Ayan. So, 55 sa high side, 55 sa low side. Kinargahan natin ng nitro. So, ayan. So, titingnan natin kung bababa yan. Pero may titingnan tayo sa mga umido niya. So, titingnan natin yung umido niya kung bakit siya nag-umido. Anahin lang natin ng dishwashing soap sa katubig. Kung ano mangyari. Ayan. Nandun sa baba, meron. May bubula. So, wala namang bula. Okay naman. Bula. Na naman bumubula. So, bula. Hindi naman bula eh. Bula mula rito eh. So, yun. So, wala naman bula. So, sa kabila. Hanggang baba. Solido yung dishwashing soap na to eh. So, dapat tumula na siya. So, wala naman. So, dito naman sa pinaginangan. So, wala naman siyang bula. Baka dito sa ano ko. So, wala. Ito tayo sa kabila. Dito sa pinaginangan din. So, wala naman. Ngayon may ilang oras na rin nakakaraan. Siguro meron ng mag-isang oras na. So tingnan natin yung gauge. Kung nagbago yung 50 dun sa high side, tapos yung 55 dun sa low side, kung magkakaroon ng reaction yung dalawa, yung mula rin sa condenser saka sa evaporator. So tingnan natin, binuhusan natin ng tubig na meron dishwashing liquid. Mas maraming ubos yung dishwashing liquid dun sa ganong kalaking talagyan. Tapos yung tubig. So tingnan natin unit. So yung dishwashing liquid, oh, maliit lang to yung mountain dew. So to yun ano, so hindi naman nagbago, 50 pa rin. So dito medyo 55, so hindi na nagbago, so okay na siya. So gagawin naman natin ngayon, diba, vacuum na siya. So vacuuming na yan bago natin lagyan ng Freon. So yun na. So ayan, nilagyan na natin ng pito kung yung napapansin yan. Pati rin yung kabila, meron na rin. So binalik ko na yung valve na may yung valve, yung faucet na may faucet. So kasi mag ano tayo. So iba namang klase to na yun yung makikita. Ibang klase naman to. So ibabacuum ko siya parehas. Kailan meron naman na composite. So ang composite niya, pagka to sinara mo to, liwanag ko ulit, pag sinara mo to, yung matitirang Freon hanggang dito lang yan. Ito lang. So yun nandito, may iwan yun. So pagka nag-vacuum naman ako, siyempre pagka magbabacuum ako, itong isasara ko. Para yung na-vacuum ko, hindi siya masayang. Sasara ko yan. Ngayon, ang hangin niya hanggang dito lang, konti lang. So, pwede siyang patayin ng Freon pagka nilagay ko na ito sa tanke. So, ngayon, magbabacuum tayo. So, ignite, vacuum. So, yan. So, pumuksan natin ito. Ayan, yun, bumaba o. Ngayon, isa naman. Ngayon, yan, umahangin. May hangin na may usok. Ayan, oh.
So ayan, nababakid na. Yan, pareho silang binabakid nung ngayon, may usok. Pagka itong usok na yan, yan, napapansin niya yung usok. Yan o. Kasi niya yung usok. Pag kayong usok na yan, kumapal ng kumapal yan, isang sistema rin ng pag-leak test. Pag ang usok na yan, kumapal ng kumapal, at hindi nawala, sabihin niya, may butas yung copper. Yung mga coil, may butas pa yung coil. Pag hindi nawala yung usok na yan, may problema, nawala. Yan o. Wala na siya. Kanina medyo makapal siya eh. Ngayon medyo namimitis na. So 1 hour yan. Vacuum. Ayan. Ayan. Bumaba na. Kanina itong pointer nandito. Saka ito nandun. Ayan, bumaba na. Saka napurunto ng react. Nag-react eh. Naman na siya eh. So ibig sabihin niyan, wala na siyang butas. So hintayin natin 1 hour. Ng ano, ganda. Ngayon naman, tapos natin vacuumin. Mag-set up na tayo sa paglagay ng freon. So, iba naman ito makikita nyo ngayon. Dati may mga pinakita ako sa video ko na may iba-ibang ibang klase ng ng pag-vacuum, di ba? Gamit yung ibang gamit. So ito, maglo-load ako. So patapos ng mag-vacuum, so maglo-load na tayo ng freon. So pakita ko sa inyo kung ano yung setup. So ito yung unit na ginawa ko na yung butas nandito sa banda rito. So nahinang na yon. So ayan. So naglagay ako ng access valve tulad ng nakita ninyo nitong ano, yung mga ginawa ko, naglagay ng access valve. So binacuum ko rin yan yung condenser o high side. So meron akong valve. So bukas yan, open yan. Sa pag-vacuum ko, kailangan naka-open yan. Siya nito naman yun, low side, ganun din. Open din siya. So meron din siyang yan, access valve. So dalawa na binacuum ko. So siya nito. Siya nito, ito na yun, freon. So ito close ito. Naka-close yan. So close muna to, naka-close. So maghihintay lang tayo ng 15 to 30 minutes bago tayo maglagay ng freon. So wala pang freon to. So yung nilagay ko to, naka-close na yan. So nilagay ko yan, naka-close na to. So wala pang ano to, freon. Tapos yan, kung bubuksan ko to, ang freon niya nandito lang sa bahaging to. Ito, itong bahaging to. Diyan lang. Kasi naka-close pa yan eh. So ito galing to sa vacuum. So tinanggal ko to sa vacuum, naka-close down na to. So walang hangin na papasok dyan. So ito naka-close din to. So close lahat. Ito lang ang open. Ito pala yung close. Close din pala to. Ito open. Yung dalawa. So titingnan natin kung aangat pa yan after 30 minutes. So kung hindi, okay na. Kasi yung binacuum naman natin, hindi naman kumapal yung usok eh. So okay pa siya. Okay naman siya. Wala namang ano eh. So hintayin natin 30 minutes. 15 to 30 minutes. Ngayon, ito. Ito po. So nag-load na ako ng freon. So ayan, meron na siyang load. So pagka nag-load ka ng non-running, so sa mga makikita yung 150, wala kang makikita ng 150 rito sa low side. Makikita ng 150 rito sa high side. Ano? Non-running. Pag sinabi sa inyong PSI ng non-running is 150, saan mo siya makikita? So sa mga baguhan yan ha. So ito yung mga tanong sa akin, bakit ginagawa na maglagay ng access valve sa high side para makita ko yung 150. So yan kasing combination ng first load na non-running ang unit, so 150 siya dapat na sa refrigerant 22. So ayan po, so wala tayong makikita na numero na PSI sa high side pagka non-running. Yan, sagad siya oh. Ngayon patatakboy naman natin yan para makita natin yung PSI naman dito sa low side, tapos yung combination PSI naman ng high side. Ngayon ito, tumatakbo na. So, ayan, tumatakbo na siya.
takbo dahil nakapanta lang siya. May tanim mo rito. Ito. Ayan. Ayan o. Ipan. Ipan ko na kagad para sa compressor ng high cool. Ayan, tabakbo ng compressor. Ay, so nasa tumasa ng konti, ito bumaba. So nagtatagpo na tayo ng premium ngayon. So kailangan maabot siya ng 60 to 65. So patayin ko lang muna to itong video, kasi hindi tayo makapagkarga pagkahawak ito eh. Tapos yan yung high side nasa 376. Yan, papasa. Papasa na to. Tato. Yung dalawa yung papasa. Ito, basa na rin. Papasa na. Hindi na siya nag-yelo. Kinuha namin ito sa bahay na may-ari, eh nag-yelo. So, malamig na. Malamig na yung evaporator. So, tubig na siya, hindi na siya yelo. So, yun lang yung butas na nakita natin doon. Dalawa. Tapos yung dito, tatlo. So, iniba na natin ng forma. Kasi naka-forma kasi naka-lace. Pasok doon eh. Lahat eh. Tapos yan, may leak pa yun. Pinasok doon yung access valve. May leak pa, so tatlo. So yan, gusto ko na makita yung PSI ng high side. Patumbas ng PSI ng low side. Ayan, gusto ko na makita yan, yung dalawa. So hindi ako bumabase rito sa low side lang. So kailangan ko pagbasehan din pati yung high side. Pagka maglo-load ako ng non-running, kailangan ko muna makita kung naabot ng 150. Tapos yan, ito, magiging zero yan. So wala tayong mababasa. Para may babasa ka lang yan, yung ginagawa ng iba, maglo-load muna ng konti, ng pre-on, saka panda rin yung unit. Pag pinanda rin yung unit, saka maglo-load, saka itatapon-tapon itong tanke. Yan. Kasi ano, tapos ang mangyayari, taas-baba yan hanggang sa mag 60 o 65. Pero yung dito, hindi mo na makikita kung ilan yung PSI dito sa high side. Nakatumbas niya ito ng low side, yung 60. So yung dahilan ko kung bakit kailangan ko lagyan ng access valve ang high side, para makita ko rin yung PSI ng high side. Kasi kung sa pabrika, sa paggawaan nito, tinitingnan din nila to, sinecheck din nila to, patumbas din dito. Dito sa high side, sa low side, patumbas ng high side sa low side na PSI, kailangan magtugma sila. Hindi tugma na parehas ang numero, ah. Kasi dito medyo mataas, dito mababa. So 60 to 65 dito na sa 200 to 300. O yan. Yan, tumatakbo na siya. So, naglalamig. Takas na magtubig. Kung tanong ninyo kung bakit ko ito ginagawa sa loob, pinapagana ko ito sa labas pala, hindi sa loob. So yan. So 65 na siya. 65, tapos yan. Yan, 350 na siya. So basta ito lang itong tumaas. Lalo na ito, pag sumobrang taas na ito, umabot ng sa 360 yan. Babawas tayo kasi tataas din ito eh. So yun. Ayan. Ang tanong ninyo kung bakit ko ito pinapatry run sa labas, hindi sa loob ng kwarto, para malaman natin kung talagang dumalamig siya. So ayan, medyo may mga kumukurot na sa balahibo ko. May tumutusok na. So malakas na siya magtubig. May mga pumapatak-patak na.
may mga napatak-patak ng tubig at saka malamig na to. So yung kaya sa labas ko siya pinapatakbo para malaman ko kung ito lalaban sa labas ng kwarto, kung ito lumalamig. So malamig siya. So sana naihipo niya rin itong naihipo ko. Baka iba yung hinihipo ninyo dyan. Ha? Baka iba na naman yung hinihipo nyo dyan, ha? So iba yung hinihipo ko rito, yung evaporator. Sa condenser, medyo mainit. Ah, mainit siya. So pwede na magpatuyo ng labahan ng sinampay. Mainit. Mainit, mainit. So ito malamig. Kasi malamig naman talaga ito papunta rin. So ito mainit ng condenser. So taps, ito yung isa sa mga ano ng technician na kailangan marunong ka makiramdam, makinig, saka pangamoy. Problema sa pangamoy, huwag mong amoyin yung prion. Kaso lang yun, maamoy pa rin natin. So mahirap, baka magkasakit tayo sa baga. Yun ang mahirap dun. So ayan. Pandama, pakiramdam. Ayan, saka pandinig. Saka paningin. So yun oh, magtubig oh. Takas magtubig oh. Wow. Mga ano yung daliri natin. Ayan oh, tubig na oh. So mga ilang minuto pa. So obserbahan lang natin to kung aabot siya ng 70. Kasi 60 to 65 eh. So ito hindi na siya tumataas ng 350. So hanggang dyan na lang yan. Babantayan natin parehas yan. Ganyan ang pagbabantay pagka mag-aayos ka. Hindi lang itong binabantayan mo, pati ito. Kasi kahit na 60 to 65 yan, kung ito yung mataas naman, hindi mo alam. Tumataas na pala siya ng 375. Tapos siya nito eh. Umabot na 70, biglang ihinto yung compressor mo. Kasi hindi mo ito nababantayan. Yun yung dahilan kung bakit hinihinto yung compressor sa pagkarga ng prion. Kasi dito lang tayo nakakonsentrate sa low side. Hindi natin tinitingnan yung high side. So sana naiintindihan nyo, ano ho? So yun po yun tema kung bakit ako naglalagay ng access valve sa high side. Pero mamaya tatanggalin din natin to. Pagka okay na siya at naka-off, i-off muna natin. Pagka okay na, yung PSI niya, i-off natin siya, may higit isang oras, tapos yan ito, ipitin natin ito ng dalawa o tatlo, saka natin ito ipitin, at pabalukutin, alisin natin yun, pinakadulo ng access valve. Kaya lang din makikita kung paano ang gagawin, kasi nga ikatap yung camera, yun lang. Makikita nyo lang pagka na-finish product ko na, kasi wala akong paghahawak ng camera. Okay? Wala akong camera stand. Kung meron man sa inyo mabait dyan, magdo-donate, camera stand with camera, joke lang. Okay? Sige. Mamaya. So, ayan po. So, tulad ng sabi ko, no? Tulad ng sabi kong una, hindi lang tayo basta technician, kundi environment protector din tayo. Pinaprotektahan natin yung environmental, pinaprotektahan din natin yung kapwa-tao na gagamit nito. Kaya yung gumagamit nito, kwarto ng bata eh. Tapos siya may leak, pwede nakaanoy ng prion yung bata. Kaya medyo asar lang talaga ako sa technician na nagsabi na na-repair daw niya to. Kaya ang butas nandito. Sa loob na to. Ang ginawa lang niya, naglagay lang siya ng access valve, nagpaglagay ng access valve, nakahilis, tapos siya may leak pa. Kaya sasabihin eh, na-repair daw. Ang ginawa eh, nagdagdag lang ng prion, naglagay lang ng access valve, yun, na-repair na yun. Siyempre, hindi. So, yun lang yung himuto ko minsan. Pagka sa akin napupunta itong mga major na gawain, kasi hindi maganda. Hindi maganda talaga yung ginagawa ng iba. So, habang technician ka, dapat nag-aaral ka pa rin. Patuloy tayo nag-aaral. Hindi natin dapat pabayaan yung porket nag-repair tayo, repair lang. Dapat nag-aaral pa rin tayo. So, nag-aaralan pa rin natin kung bakit nasisira, bakit hindi naayos ng unang technician. Ganun lang naman yan. So, off ko muna to. Pero binabantayan ko pa to. Ito, papakita ko sa inyo. Ah, ito.
ginagamit ko sa body temperature check. So pwede rin naman itong gamitin sa ano, sa condenser para makita natin yun, yun ano niya, yung boiling niya kung abot ng 40, kung high nga talaga siya. So tingnan natin. Boiling point 41. So magaha yan. 42. Yan ang boiling point niya. 40 yan. So 40. So high. So okay naman siya. Good siya. Good siya. So high. Hi. So meron ng 3 oras. May 3 oras na. Ayan, 60 to 65. Siyan yun. High side 360. So ayan, tubig pa rin. Hindi na siya nagyayelo. Hindi na siya nagyayelo pa. Lamig pa din. Ang gagamitin natin pinch off para ipitin to yung tubo. So isa, dalawa, tapos yung pangatlo ipit, pabalukutin na lang. So pinch off yan, pang pinch off. Kung wala nito, pwede naman pong flies o kaya long nose. So ingat lang, kasi yung long nose at yung flies meron po kasi siyang mga talim eh, oh. So ito yung pinch off, hindi naman siya kataliman yan, oh. Ayan, umpisa na natin. So ayan, mahinang na siya. So mahinang na siya. So sa paghinang nito, medyo ingat lang, kasi pag hinihinang ito, lumulobo to. Babalik sa dati yan. Pag lumobo yan, nako, delikado. Sasambulat sa mukha nyo yung print dito. So ingat lang, pagka magpi-pinch off kayo, siguraduhin nyo yung pinch off nakalock dyan talaga. Huwag nyong tatanggalin. So ilalock nyo yan dyan, dalawa nakalock. Kasi yung dulo, siguraduhin nyo yung walang freon na lumalabas. Pag walang lumalabas sa freon, sa kanyong hinangin, tiklopin nyo ng maigi, yan sa kanyong hinangin. Basta yung pinch off na dalawa, nakaano yan dyan, nakalock. Nakalak, huwag niyo tatanggalin, kasi pag tinanggal niyo yan, lolobo yan, babalik sa dati. So puputok yan sa mukha ninyo. So ingat lang sa paggamit ng pinsop. O kaya huwag niyo nang anuhin. Huwag na kayong gumamit ng pinsop kung hindi niyo kayang gawin. Okay? So, huwag niyo nang gagawin kung hindi niyo kaya. So yun po, so pinandar uli. So yan, tutubig na naman siya uli. Ang buong unit na ginawa ko na, unang ginawa ng technician na ma-repair down niya. So ayan, natutubig siya ulit. So ayan, so 65 pa rin. 65 pa din siya. So wala na. So ayan, tinanggal na natin dun eh. So pinandar natin ulit. So ayan, yun ulit. So ayan, ang daming tubig eh. Malamig sa ulo. Malamig. Isa pa, umuulan. Naulan. Naulan siya ngayon, oh. Naulan na rin. Paano makaka-uwi?